Kailan lang naghagi ang kadiliban na dulot ng kasamaan ni Lizardo na isinuka ng impyerno. Ngunit isinilang ang nilalang na handang manindigan laban sa kasamaan. Wala siyang takot, hindi siya sumusuko. Si Flavio ay ang katuparan ng propesya laban sa hari ng kadiliman. Ito ang kanyang kasaysayan. Si Flavio ang panday. Ng kapitan ng baryong ito, ikinararangal namin na pinili mong matandang kahoy para panirahan Flavio. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap niyo sa amin. Mabuhay si Flavio! Mabuhay! Mabuhay si Flavio! Mabuhay! Flavio, dahil sa'yo, matatahimik na rin ang buhay namin dito. Hindi na kami matatakot ngayon. May tagapagtanggol na kami. May bayani na kaming kasama. Ay nako, wag na kayo magpapansin kay Flavio at ikakasal na siya kay Maria. Flavio! Paraan po! Flavio! O, bakit? Meron kayong kailangan malaman! Sinugod ko siya! At nang wala na siyang maapuntahan, itinaas ko ang aking espada! At pinagsasaksak ko siya hanggang sa mangisay! Sino? Si Lizardo? Hindi, ako. Nangisay ako sa tuwa dahil napatay ko si Lizardo. Sabi ng tatay ko, si Flavio ang pumatay kay Lizardo. Yun ang sinasabi nila. Pero ang totoong pumatay kay Lizardo ay ako. Talaga lang ha? Kilala kita. Sabi niya, siya raw pumatay kay Lizardo. Tauhan ka ni Lizardo, di ba? Anong ginagawa mo rito? Kasamahan ka pala nung dating nagpahirap sa aming hayop ke. Ang dapat sa'yo, patayin din! Patayin yan! Huwag! 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 Parang awa niyo na! Huwag! Huwag! Nagsisisi na ako! Parang awa niyo na! Patayin yan! Huminahon kayo mga kasama! Malaki ang kasalanan niyo sa mga tao! Sandali, pakinggan niyo ako. Nilukuban lang ako ng kasamaan ni Lizardo. Wala akong magawa. Pero nung namatay siya, pinagsisihan ko lahat at bagong buhay na ako. Maniwala ka. Nagsisisi na ako. Hindi kami naniniwala sa'yo! Maniwala kayo, Flavio. Nagsisisi na ako. Totoong nagsisisi ka na? Totoo. Totoo. Mga kasama, kung hindi natin siya bibigyan ng pagkakataon, paano niya mapapatunayan na nagbago na siya? Para sa iyo, Flavio, hahayaan naming mabuhay ang taong yan. Huwag kayong mag-alala. Babantayan ko siya. Siguro duhin mo lang na magbabago ka. Babantayan din kita. Huwag mo sabihin, malaki ka. Kuya Flavio!
Kuri. Kumain muna kayo. Ay, malapit na matapos ang magiging bahay niyo, Maria. Pwede na kayo magpakasal ni Flavio. Salamat, Maria. Oh, bumaba ka muna dyan, oh. Kain Flavio? Kain na. Kasala, kaya siguro mabuti pa umpisahan na natin magtahi ng isusunod ni Maria sa kasal. Sige. Mga pulpol! Mga pulpol na mortal! Pinapasarap lang ang laban. Sa gitna ng inyong pagbubunyi, muli niyong mararanasan ang dagok ng kadiliman. Ako si Barua, ang reyna ng Sino kayo? Ano kayo? Ako siguro, isang takeho. Ako naman si Gabye, isang kalago. Narito kami, para magpasalamat. Dahil sa'yo, wala na si Lizardo. Dahil sa'yo, pwede na kaming bumalik sa aming daigdig. Maraming salamat sa'yo, Panday. Mabuhay ka, Panday! Mabuhay! 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 Sandali lang, ha? Hugoy! Halika! Nandito mga takeho! Ano? Nandito yung mga takeho, eh. Takeho? Huh? Takeho? Asan? Asan? Wala na ka na! Takeho! Alam mo kayo, Flavio, tulog mo na lang yan! Nanto ka pa siguro! Takeho! Dito to yun! Thank you.
ba? Labas natin! Ay, bakit kayo nangunguha ng mga babae? Wala na kasing babae sa lugar namin! Ang babae, minamahal. Hindi ninanakaw. Patawad, Panday! Patawad! Ganda talaga. Ito ang punyal ni Kuya Flavio. Teka, papabaan ko to ah. Panday! 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 Mungoy! Huh? Ilang beses ko na bang sinabi sa inyo na huwag niyong pakikialaman ito? Pinapakita ko lang naman po kayo na kirita kagilay eh. Ayokong hinahawakan niyo to. Ako lang ang dapat tumawak nito. Hindi nyo alam ang kapangyarihan ng punyal na ito. Ako lang ang itinakdang nilalang ang may karapatang humawak ng punyal na ito. Naintindi mo, Bugoy? Giroy? Yalay? Natatakot ako sa sobrang pananampalataya sa punyal, Flavio. Bakit, Lolo Isko? Ito ang tagapagligtas nating lahat. Bakit yung pinunasan ng punyal? Di ba magaling yun? Ipapahid ko to sa kapatid mong may sakit. Pagagalingin siya ng punyal ni Flavio. Thank you.
simula ng katapusan. Umayo! Ngayon nasusunog pa ang mga bahay sa pulang lupa. At doon naman sa San Roque, mga taong paniki naman daw ang sumasalakay. Mas grabe ang nangyari sa Kalalang. Mga taong bato, mga sumusugo. Diyos ko, nakakatakot. Ano ba nangyayari? Akala ko ba wala na si Lizardo? Bakit nangyayari itong mga bagay na to? Baka nagbalik si Lizardo. Baka buhay si Lizardo. Pero imposible yun, Lois ko. Hindi mo napatanan ko yung Flavio si Lizardo? Diyos ko, baka magkahiwalay na naman kami ng tatay ko. Huwag kayo matakot. Hindi ko kayo pababayaan. Hanggat nasa akin ang punyal na ito, ligtas kayo. Ina? Ina? Ina, ibig kitang makausap. Natatakot ako, Ina. Paano nga kung tunay na nabuhay si Lizardo? At siyang may kagagawa ng lahat ng kaguluhang ito. Kung natatakot kayo, bumalik ka na sa ating daigdig, anak. Dito'y maaari kitang maprotektahan. Hindi ko maiiwan si Flavio, Ina. Mahal ko siya. Ikakasal na kami. Hindi maaari ang pag-iisang dibdib niyo, Maria. Isa lamang siyang mortal, habang ikaw ay isang engkantada. Hindi isang pangkaraniwang nilalang si Flavio, Ina. Nakasaad sa propesiya na isang dakilang buhay ang nakatakda niyang tahakin. Paano kung hindi ka bahagi ng kanyang kapalaran? Paano kung maging sagabal ka sa kanyang nakatakdang kadakilaan? Kung minsan, ang kadakilaan ay sinisilang sa kabiguan at talamhati at pinapanday ng luha at bighati. Gusto ko lang mamuhay ng normal, Ina.
madama ang pag-ibig ni Flavio. Maaari kang masawi sa sinasabi mong pag-ibig, Maria. Handa akong ialay ang buhay ko, Ina. Para kay Flavio. Gusto mong umurong sa kasal natin? Bakit? Meron bang iba? Wala. Kung ganun, bakit? Ayoko maging sagaba sa iyo, Flavio. Sa tungkulin mo at sa kapalaran mo. Isa lang ang gusto kong malaman. Kung mahal mo ako. Mahal kita. Pero... Pero... Alagaan ko ito. Hanggang sa kamatayan ko. Bagwis! Kanina pa kita hinahanap eh. Baka pwede mo naman kami ipasyal ni Maria oh. Siguro, gusto mo na magkaroon ng kasintahan katulad ko, no? Siguro, gusto mo na mag-asawa, no? Alam mo? Dapat nga siguro, mag-asawa ka na. Kapongyarihan! Flavio, uminom ka naman. Huling gabi na ng pagkabinata mo eh.
Pasensya na, hindi ako uminom eh. Pagkatapos nito, mahihirapan ka na magpaalam para uminom. Tutulad mo naman si Flavio sa'yo na takot sa asawa. Diyos ko, Maria! Oh, eh bakit, Denang? Eh bakit mo sinukat ang damit pang kasal mo? Bakit? Hindi ba maganda? Maria, masamang isinusukat ang damit pang kasal. Eh bakit? Paano kung di kasya? O eto nga, sinukat ko para malaman ko. Baka hindi matuloy ang kasal. Hay nako, matutuloy ang kasal. Bukas na ang kasal. Matutuloy ang kasal. Nawakasan mo na ang kasamaan ni Lizardo. Anong puwersa ang kailangan upang tuluyan siyang mapuksa? Flavio, nakuha nila ang asawa at anak ko. Kailangan ko silang iligtas. Hindi ko alam kung saan bahagi ng impyerno kinukuha ni Lizardo ang lakas niya. Ang kanyang muling pagsalakay ay dagok sa mga tulad nating hangad lamang ay kapayapaan. Magtiwala kayo! Ililigtas ko si Maria at ang mga babaeng binihag niya.
Tama si Flavio! Ibigay natin ating tiwala sa kanya! Sasama kami. Tutulong kami. Hindi na kailangan. Ako at ang espada ko ang haharap kay Lizardo. Tama! Kayang-kaya ni Flavio ang demonyong yun! Flavio, pamilya namin ang napahamak. Kailangan sumama kami para iligtas sila. Kami rin! Sasama kami! Kami rin! Huwag ka na sumama, Bugoy. Sige, maganda kayo. Armasan mo mga tao at hindi pirong makaharap ang mga kampo na kadiliman. Magsipaganda kayo! Lolo Isko, muli ko kayong ihahabilin. Kailangan nila ako. Maganda ang hangarin mo. Ngunit, parang may darama akong kakaiba sa tono ng pananalita mo. Bago mo sundin ang dikta ng isip mo, pakiramdam mong mabuti ang sinasabi ng puso mo. Salamat, Maria. Salamat sa iyong dugo. At ibinaling mo ko sa aking kakisigan. Flavio! Wala na ang Flavio mo! At lalong wala na ang panday mo. Hindi ka na niya maliligtas! Marami ka bang masasalubong, Flavio?
Flavio! Flavio, tulungan mo ako! Flavio! Maria. Flavio! Sabi mo, ikaw at ang espada mong bahala. Masdan mo, Flavio. Masdan mo ang kinahinatnan ng pagtitiwala namin sa'yo. Bakit mo kami iniwan? Maibabalik pa ng yabang mo ang buhay ng mga kasama namin? Nagsisisi kaming nakiisa kami sa'yo. Kinalulungkot ko. Patay na ang asawa mo. Ha? Anong sabi mo? Flavio! Flavio! Binigo kami ni Panday. Hindi niya kami naipagtanggol. Ang akala namin ay maililigtas na namin ang aming mga mahal sa buhay. Ngunit pinabayaan niya kami. Walang saysay ang kapangyarihan ni Panday. Hindi dapat asahan si Flavio. Tapos na ba kayong manghusga? Kapag nagtatagumpay si Flavio, walang pagpipigil ang inyong pagbubunye. Ngayong nabigo siya nang hindi niya kagustuhan, walang pasubali ang inyong panunumbat. Ang kagitingan ba'y tungkol sa tagumpay lamang? Ang pagnanais bang gumawa ng tama ay walang puwan para sa pagkakamali. Nabigo man niya kayo ngayon, natitiyak ko na sa puso ni Flavio hindi patapos ang laban. Bakit mo ako sinundan? Hindi kita matiis. Hindi kaya ng konsensya kung iwala kita. Sasamahan kita kahit saan ka magpunta.
Alam mo namang nasa iyo ang katapatan ko, Lizardo. Flavio. 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 Flavio! Halika na. Pagbilis pala kausap. Kilala mo sila? Mga kaibigan ko sila. Kamusta? Flavio? Anong nangyari dito? Si Lizardo. Yung... Sandali lang. Flavio, pwede bang siya na lang yung magpaliwanag? Hindi ko maintindihan ito eh. Ano nangyari? Nilusog kami ng mga kapo ni Lizardo. Kailangan namin lumikas. Ikaw lang pag-asa namin, Flavio. Huli mo ibalik ang pag-asa ng daigdig. Ano? Abie! Nandiyan na sila! Alay na kayo! Iligtas mo kami, Flavio! Sino ka? Bakit mo kami sinusundan? Bakit hindi mo ako harapin? Sigurado ko, manok to. Ano na? Bugoy, lumabas ka dyan.
Kiroy, Jalay. Uy, sarap niya na! Anong ginagawa niyo rito? Hindi ba't sinabi ko sa inyo na huwag kayo susunod sa amin? Oo nga. Lakad ng matatanda ito eh. O sige. Pagkatapos yung kumain, uuwi na kayo. Ha? Sasamahan kayo na lulod. Ano? Bakit? Dati naman, lagi naman tayo magkasama sa laban mo ah. May dala naman kami armas oh. Basta, uuwi kayo. Uy! Oy! Tira niya ako. Tingnan niyo! Magandang binibini. Ano nga palang pangalan mo? Flavio. Flavio rin pangalan mo? Emilita, paano ka nabuhay? Kuya Flavio! Huh? Kuya Flavio! Bugoy! Emilita? Di pa patay ka na? Huh? Bugoy! Huwag kayong matakot, hindi ako patay. May nagligtas sa akin. Nakita kong nilulunod kayo ng mga ambek. Ambek? Yun ang tawag ng mga sireno sa mga isdang ginawang halimaw ni Lizardo. Flavio, kailangan mong talunin si Lizardo. Sinisira niya ang mundo ng mga taong nagligtas sa akin. Huwag kang mag-alala, Emilita. Matagal ko nang hinahanap si Lizardo upang magdos kami muli. Kailangan matapos ng kanyang kasamaan. Bakit gising ka pa? Eh, di kasi ang makatulog eh. Iniisip ko si Ate Melita. Bakit naman? Para kasing sobrang bait niya sa akin eh. Ang kilala ko talagang Emilita, masungit. Tsaka, lagi akong inaaway. Pero ito, hindi talaga eh. Alam mo, Bugoy, lahat ng tao pwede magbago. Lalo pat matindi ang pinagdaanan. Eh, ikaw nga nagbago ka na eh. Hmm? Uy, dati,
Amoy aso ka. Ngayon, amoy kambing ka na. Flavio talaga, oh. Kapag nakuha na ng mga kampon ko ang espada, mawawalan na ng laban sa akin ang banda. Emelita. Bakit? Flavio, bitiwan mo muna ako. Kuya Flavio, ano nangyayari? Sabi ko sa'yo, hindi siya sa Emelita eh. Flavio, maawa ka sa'kin. Kuya Flavio, huwag ka maniwala dyan. Hindi si Emelita yan. Bitiwan mo muna ako. Bitiwan mo muna ako! Bagwis? Babae si Bagwis. Arlana. Arlana ang totoo kong pangalan. Ragona.
Yung mga taong dragon? Totoo pala yun? Pero, bata pa tayo, magkasama na tayo, di ba? Umalis ako sa amin. Pinaalis. Ay, bakit? Dahil sinuway ko ang isang kautusan sa amin. Anong kautusan? Ang lumaban. Ang mga ragona. Ang mga taong dragon. Taliwas sa iniisip ng lahat. Ayaw nila ng karahasan. Ang gusto nila, mapayapang pamumuhay. Magsitakas na kayo! Arlana! Bumili ang mga bata! Dahil sa pagsuway ko sa alituntunin ng mga dragon, may napahamak. Kaya pinalis sila ako. Hindi raw ako karapat-dapat para sa aming lahi. Doon mo ako nakita. Ito naman! At tagal-tagal pala namin ikaw kasama eh. Ngayon ka lang nagpakita? Dapat, dati ka pa nagpakita bilang tao. Matagal ko na siya nakikita, Bugay. Ha? Naalala mo ba to? Ilayo mo mga bata! Bilis! Takbo! Dali! Takbo!
Amang daluyog. Ano nangyari sa kanya? Nakagat po siya ng malaking alakdan. Kumakalat na ang lason sa buong katawan niya. Tapalan mo ng dahong ito. Paano mo nalaman kung nasaan ang bagong lamitan niya, Arlana? Palagi ko kayong sinusundan kahit saan kayo magpunta. Arlana, hindi kayo pwedeng manatili rito. Kilala ko ang taong kasama mo, ang Panday. Ang lalaking tumalo kay Lizardo. At si Lizardo muli siyang nagbalik. Hinahanap ang lalaking iyan. At kapag natuntun niya tayo rito, muli niyang sisirain ang kapayapaang pinaghirapan naming buuin sa loob ng maraming taon. Nakikiusap ako, Amang Daluyong, hanggang sa gumaling lang si Flavio. Kumakalat na ang lason sa kanyang katawan. Pagbigyan niyo na si Arlana, Amang Daluyong. Alira, kapatid ko! Nagkakasa na naman ako ng Panday! Paano niyang tinalo ang alaktan ko? Hanapin niyo ang Panday! Patayin niyo ang Panday! Flavio! Maria!
Pwede makisakay? Habulin niyo muna ako. Arlana! Bugoy! Arlana! Kamusta na si Kuya Flavio? Huwag na kayo malungkot. Gagawin ko ang lahat para mailigtas siya. Bakit? Hindi lang kasi ang makapaniwala na babae si Bagwis. Tapos, ang ganda mo pang babae. Talaga maganda ako? Oo! Sa tingin mo ba, magugustuhan ako ni Flavio? Bakit? May gusto ka kay Kuya Flavio? Wala. Alira! Ina, bakit ganun? Parang galit ang kapatid ko sa akin. Pagpapayaran ni Lizardo ang ginawa niya sa akin, prinsesa. Anong ginagawa niyo? Tinuturuan ko lang po sila makipaglaban. Hindi lumalaban ang mga Aragona. Bawal yan dito. Kaya walang katahimikan sa labas ng Lamitanya dahil sa karahasan. Kung walang karahasan, may katahimikan. Ang tunay na kapayapaan ay kailangan ipaglaban. May kapayapaan sa pag-iwas sa laban. Walang buhay na mabubuwis, walang mga nilalang na magdurusa. Karuwagan ang tumakbo sa laban. Mahabang panahon akong nakipaglaban. Ito ang aking natutunan. Kapusukan ng isuong sa panganib ang nakakarami, Flavio. Namulat ako sa mga digmaan ng mga sanggol ay naulila. Ang mga kababaihan ay nagluluksa. Ang mga pamilya ay nawawasak. Mahirap sagutin ang tanong ng mga paslit kung bakit nawala sila ng mga amang gumagabay sa kanila. Kung bakit winasak ng digmaan ang kanilang kinabukasan. Tama ka, Daluyong.
ako ang batang tinutukoy mo. Ako rin ang batang nagdusa. Nakita kong pinaslang ang aking mga magulang. Nang mangulila ako sa pagkalinga ng aking ama't ina. Ngunit yun din ang nagmulat sa akin. Na ang kasabay ng bawat kabutihan ay kasamaan. Ang kabutihan ay pinalalaganap. Ang kasamaan ay pinubuksan. Hahayaan mo ba na ang kasamaan at ikaw ay lamunin ito? Mahabang panahon na kayo tumatakbo. At lagi kayo nasusundan. Hindi pa kayo napapagod. Makatarungan ba? Napalakihin mo mga kabataan sa takot at pag-iwas? Salubungin natin ang kasamaan ng kabutihan. At sa huli, alam na natin ang mananaig. Flavio, hindi dapat magbuwis ng buhay. Ang bawat buhay na nabuhay sa kapayapaan ay dagdag lakas para sa nakararami. Tatanungin kita, Flavio. Natagpuan mo na ba ang kapayapaan na hinahanap mo sa kabila ng iyong pakikipaglaban? Hindi. Ngunit makakamit ko yon. Dahil hindi ako susuko. Hindi kami mga bayaning tulad mo. Ang bawat nila lang ay pwedeng maging isang bayani. Kay tagal kong hinintay ang pagkakataon na ito, anak. Ang makasama ka muli. Huwag ka nang umalis. Kung ako lang ang masusunod, gusto kong manatili dito. Ngunit kung nasaan si Flavio, susunod ako. Ganun mo siya talaga kamahal. Kaya pakiusapan mo si Amanda Luyong. Kung mananatili si Flavio dito, hindi ako aalis. Hindi na siya dapat nagbalik dito. Alira, kapatid mo si Arlana. Matagal nang hindi. Simula nung paalisin siya ni Amang Daluyong. Simula nung suway niya yung batas sa karahasan. Ipinagtatanggol lang niya ang iyong ama. At ikaw, ipinagtatanggol mo siya. Bakit, Gubli? Matagal siyang nawala. At sa pagdating niya, agad niyang inagaw sa akin si ina. Pati ba ikaw aagawin niya sa akin? Sabi ko na nga ba't susuko ka rin? Nasaan ang panday? Sabihin mo! Ang panday. Ang panday. Dito ka! Ano ako, baliw? Hindi ko pwede ipagkanulo si Flavio. Dahil siya, tinuring niya akong kaibigan. Ikaw, anong turi mo sa akin? Alibe! Gisardo! Sino kang rago nang nangahaspasukin ang aking kaharian? Hindi ako kaaway.
Flavio. At alam ko kung nasaan ang tao hinahanap mo. Ang Panday! Bugoy! Kuya Flavio, bakit? Nasaan ang punyal ko? Di ko alam. Di ba ang sabi mo sa akin na huwag ko napakilaman ang punyal mo? Si Jelay, si Kiroy, nasaan? Baka pumunta doon sa kasiyahan. Doon nga ako pupunta eh. Ito mismong espada mo ang itatara ko sa lalamunan mo! Bakit ayaw? Baka nakakalimutan mo, Lizardo. Nang espadang yan ay para sa kabutihan. At hindi para sa kasamaan. Ah!
Ina! Ito na ang panahon para ipaglaban ang kapayapaan! Panahon na parang lumaban! Hanggang kamatayan! Hanggang kamatayan!
Kanina pa kita hinihintay, Flavio. Una nang naging akin si Maria. Ngayon, pagmasdan mo, kung paano ko yurakan ang ragona mong si Arlana? Duwag ka, Lizardo! Bakit mo ako pinapainan ng babae? Muli tayong magsubukan ng tapang. Ikaw o ako. Ulol! Hindi mo ba nalalaman? Lalaligayahan ako kapag nagdurusa ka! Ngayon! Panoorin mo kung paano ko pahirapan ng maganda kong bihag! Huwag ka maawa sa akin! Gawin mo ang dapat mong gawin! Tapusin mo na siya! Flavio! Halika! Lizardo! Hinahanap mo ako, Flavio? Ito ako! Nalulungkot ko pong maraming nasawi. Nakakalungkot ang alaala ng mga nasawi. Ang kanilang katapangan ang magbibigay lakas sa mga ragonang ipagpatuloy na ipaglaban ang kapayapaan. Salamat, Panday. Mapalad ang mga nilalang na mapapasailalim ng iyong pamumuno.
Nasa kanila ang iyong lakas at tapang. Ang hangad ko lang po ay makatulong at buksain ang kasamaan. Mabuhay ka, Flavio! Mabuhay ang Panday! Mabuhay ang Panday! Panahon na para akong harapin mo. Nag-uumpisa pa lang ang laban, Flavio. Masakit isipin na tatalikuran natin ang pagkakataon na magkasama tayo. Tama ka. Hindi ito tungkol sa damdamin natin. Hindi kita makakalimutan. Ang katarungan ay hindi pinaghihintay. Ang pakikipaglaban sa kasamaan ay hindi pinagpapaliban. Ano man ang kapalit, pag-ibig man o pansariling kapakanan, dapat lamang ay aking ialay para sa sambayanan. Ako si Flavio, ang inyong Panday.